Magandang umaga mga peeps. We are back sa King Channel. This time mga peeps, another tutorial na naman po ang nais kong ibahagi sa inyo. Pero bago tayo tutungo sa ating gagawin, kung bago ka lang sa King Channel, please do me a favor. Paki-hit naman ang subscribe button mga peeps, and then include na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. So, tara mga peeps, proceed tayo sa ating gagawin ngayon. Let's go! Magandang araw mga peeps! May konting project tayong gagawin ngayon. Pero bago tayo tutungo sa ating gagawing project, dito muna tayo mga peeps, may ituturo ako sa inyo sa mga beginners who really wanted to learn this type of job. This is your chance to learn mga peeps. Basic lang ito. Bali gagawa tayo this time ng SF screen door mga peeps. Now yung aking gustong ibahagi is kung paano maglagay ng ito mga peeps, SF crossbar. This type of crossbar mga peeps is may dalawang butas siya. Ayan, this one right here and then the other one right here. I choose to buy this type of crossbar dahil mas matibay kasi yung ganitong klaseng crossbar mga peeps. Dahil most of the time, I recommend sa mga customer ko na to use the tube type closer instead of yung arm type dahil since light lang yung ating materials mga peeps, most of the time madi-disalign siya pag dun lang sa may ibabaw na part yung nakalagay yung door closer kumbaga. So I always prepared to put a door closer. Sample natin itong ating screen door, ayan, to put a tube type closer in the center dahil equal kasi yung hatak ng ating closer mga peeps compare sa arm type na dun sa ibabaw siya ilalagay. So, proceed tayo sa ating gagawing tutorial this time mga peeps kung paano maglagay ng SF crossbar. So, tara, let's do this! So, yung unang gagawin mga peeps sa pag-install ng SF crossbar is kailangan nating iputol ito mga peeps according sa kanyang sukat. So, para makaproduce ng very clean and good looking na pagkakadugtong mga peeps, we need to cut this one very precisely. So I'm using a cutter blade to put a marking in here. Ganyan mga peeps. And then, saka natin i-cut. Ay, baliktad yata. Ito tayo yung guguhit sa may kabilang bahagi. This one right here. Oops. Ano ba to? Ganyan. Then, saka natin i-cut mga peeps. Ayan, we already have a marking na maliit. So, tara, i-cut natin mga peeps. So, ayan mga peeps. We already cut it according sa kanyang sukat. Fit natin. Ayan, kasyang-kasya siya. May konting gap, but it's okay. Since maliit lang naman yan. So, proceed tayo sa pagkakabit nito mga peeps. Una kong ginagawa is, since stucco ito mga peeps yung sa ibabang bahagi, we're using stucco and then dito sa my upper part is yung expanded wire and screen mesh. So, since yung sukat ng ating stucco is 36 inches, ayan, parang sobra. Ayan mga peeps, 36 inches. So, kailangan natin mag marking ng 36. Yung pamamaraan ko is sinasagad ko na yung 36 inches mga peeps. Ayan. Then I will measure 36 inches.
So ito yung aking nakasanayang gawin, mga peeps. I already put a marking in here. Ito siya, mga peeps. Then saka natin i-cut using a hacksaw. Then, since yung ating SF crossbar is may butas siya, we need to cut at least a small piece of it para gawin nating pattern, mga peeps. Ayan. Then after natin makat ito sa kanyang dito sa may ibabang bahagi, saka tayo maglagay ng marking dito sa may kabila. Ayan. So I advise, mga peeps, na huwag mong ikat ng sobra. So you need to be precise sa pagkaltas nito, mga peeps, ng sagayon. When we place the center frame, kasyang-kasya lang siya. Ayan. As you can see, less gap, kumbaga. Then, just repeat the process lang dun sa may kabila. So, ayan mga peeps, after natin makaltasan yung one side nito, then, kailangan natin kuhana ng measurement para sa gagawin natin pagkakaltas sa may kabilang bahagi. So, ayan, it has a measurement of 37.516. Can't behold 37.516. So after we put a marking, mga peeps, saka natin tawag nito, lalagariin using a hacksaw. Then we will put a marking again. So, ganyan yung pagkakabit, mga peeps. So, as you can see, 0-0 siya. So, after nating ma-fit ito, necessary nating butasan itong ating SF 101-102. So, tara, mga peeps. Bubutasan natin ito using our drill bit na 1/8, mga peeps. Then, reverse ko muna, mga peeps.
after natin mabutasan ito mga peeps, we need to replace another drill bit para lakihan yung butas mga peeps. So here it goes. Yan, so yun, may ibabaw naman. So ayan mga peeps, nalagyan na natin ng butas as well as dito sa may kabila. So after natin gawin ito, we need to place the center frame or the SF crossbar mga peeps. Then, we need to use yung mataas na screw, metal screw rather, 8x2. Then, we will just shoot it sa kanyang butas. Asa man rin akong sulod lang. Sa iyang butas, not your butas. Reverse natin. Move back. So ayan mga peeps, we're done. So ganyan lang po yung pamamaraan ko sa pagkabit ng SF crossbar mga peeps. Ayan, less gap. So this is my kind of way or mga pamamaraan kung paano ito ikabit. So, in my own part, necessary talaga lagyan ng crossbar. Dahil nga po, dito natin kinakabit yung, anong tawag nito? Choke type closer. At the same time, half screen kasi ito and then half stucco din. So, kailangan may partition. So, that's it for now mga peeps. Sana may nakuha kayong mga konting kaalaman related sa ating ginawang tutorial ngayon. So, this has been Fong's Work. See you again sa susunod nating mga video. Bye-bye!